Hey guys! Welcome back to my channel. Via here, back again with another vlog. In today's video, as you can see from the title, I will be mentioning with you my top 5 cleansers. Kasi obviously, this one is requested as well. Pero ito yung mga cleanser na affordable. Medyo affordable yung iba, and yung iba affordable. Tapos ito yung mga cleansers na masasuggest ko talaga kasi mga nagamit ko. And actually, madami na ako nagamit na cleansers. Pero yung iba kasi mahal. Tapos feeling ko hindi siya worth it. Yung price niya hindi worth it sa kung anong nagagawa niya. So ito yung mga affordable cleansers na para sa akin. Like yung opinion ko, nung nagamit ko siya, maganda siya. Alright, so let's start with this one. So, this one is the Lux Organics Power Glow. Unahin na natin to kasi nakita niyo na to sa review ko. Kasi diba gumawa ako ng review about this line, about the Power Glow line. And kung napanood nyo yon, you would know that this cleanser, yung cleanser nila is my favorite. Sabi ko nga, meron akong gustong i-repurchase or ituloy-tuloy gamitin sa line na yon, ito yon, ito yung cleanser nila. Kasi nagustuhan ko siya because of Galactomyces. All things sa mga ingredients ng skincare. I'm not really a fan of vitamin C. Pero I like the Galactomyces ingredient of this one. Kasi if you don't know guys, Galactomyces targets blackheads, reduces sebum production, tightens pores, and even out skin tone. So, malami siyang nagagawa actually, specifically doon sa blackheads, yung specialization netong whip cleanser na to. So, sa mga blackheads, sa oily face, ganun. Eh, oily ako. May mga times talaga na sobrang oily ako. So, pag oily ka kasi, nagiging problem natin usually is blackheads, whiteheads, ganun, yung dito sa area na to ng ilong natin. Kasi, diba, pag oily ka, yung sebum production mo mataas, ganun. Tapos, magkakaroon ka na ng blackheads, whiteheads. So, yun yung problem ko talaga. So, this one, ito yung ginagamit ko kapag namumblema ako sa blackheads ko, kapag need ko siyang mawala. Like, napapansin ko talaga na nangingitim na yung ilong ko kasi ang dami ko ng blackheads, ganun. So, ito yung cleanser na ginagamit ko. So, this one is really good. I like this one kasi gentle lang siya. And hindi siya masyadong drying sa face. And hindi ako nag-breakout dito sa cleanser na to, in fairness. Kasi nung gumamit ako ng line na yon, alam ko, nabanggit ko rin doon na hindi ako hiyang sa soothing gel. So, nung ginamit ko yung line na yon, nagkaroon ako ng breakout. So, nung after kong gamitin siya for 2 weeks, tinigil ko lahat maliban dito sa cleanser na to. Tinuloy ko tong cleanser na to and napansin ko na hindi naman ako nag-breakout. Actually, yung amoy niya, para siyang amoy ng pants, ganun. If nakagamit na kayo ng pants, I know some of you nakagamit na ng pants kasi, di ba, medyo sikat din yung pants sa Philippines. So, kung nakagamit na kayo ng pants, ganun yung amoy niya. Alam niyo yung pants na pink? Parang ganun yung amoy niya. So, let's move on to the next cleanser that I have here. So, this one is the Shishido. Hindi ko alam kasi it has Japanese writings actually, guys. And hindi ako nakakaintindi ng Japanese writings. Nakalagay din dito, made in Japan. So, hindi ko talaga naiintindihan yung nakalagay sa likod. But this one is Senka. So, pagkakaalam ko dito is Senka. Perfect Whip. Naalala ko nung gumamit ako nito before, tinry out ko lang siya because sobrang nire-rave siya. Like, ang daming nagre-rave sa kanya ng mga vloggers, gano'n, na maganda nga daw, ganyan. So, tinry ko siya. Tapos, naalala ko, ang unang naging reaction ko is sobrang gentle niya sa mukha. Like, hindi siya harsh, hindi siya mahapde. Wala akong ganung naramdaman. Walang feeling na parang dinadry out yung mukha ko, tsaka parang hinihila, hinihigop. May ganun kasing feeling sa ibang cleanser. Perfect cleanser na pwede mong gamitin na matatanggal talaga niya. Good siya for all skin types. Nakaka-smoothen siya, which is, yes, totoo. Sobrang, alam mo yung sobrang lambot ng mukha mo right after. Gusto ko yung amoy niya kasi sobrang mild lang din. Hindi ganun katapang, hindi masakit sa ulo. This goes a long way, guys. As in, yung isang ganito, tagal niya. Umaabot siya ng mga 2 months, 3 months. Kahit konti lang, ang effective niya na. Tapos, this one is something na, alam niyo yung kapag gusto mo lang ng sobrang mild lang na cleanser, yung gusto mo nalinis yung mukha mo, tapos mild, tapos hindi drying, ito yung perfect cleanser or perfect whip foam na masasuggest ko sa inyo. Alright, so let's move on to the next cleanser na ginagamit ko. So, this one is a bit pricier. This one is COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. So, this one, I really, really like this one, guys. Kaya lang, medyo pricier siya. Ito, actually, ito yung pinakamahal. Hindi ko alam kung Cetaphil or ito yung pinakamahal sa cleanser na ginagamit ko. But what I like about this one is, it's a gel cleanser. I mean, hindi siya katulad ng Cetaphil na hindi bumubula. Ayaw kasi ng something na hindi bumubula, guys. This one, bumubula siya. What I like about this one is yung consistency niya, sobrang gel talaga, as in transparent. Ito yung tipo ng cleanser na ginagamit ko kapag need ko ng moisture. Kasi diba sinasabi ko sa inyo before na usually pag gumagamit ako ng cleanser, right after ng isang cleanser, ginagamitan ko siya ng Cetaphil. Ito yung cleanser na ginagamit ko kapag sobrang tamad na tamad akong mag-double cleanse. Kasi usually talaga guys, nag-double cleanse ako kasi nga,
nada-dry out yung mukha ko sa cleansers. Like, usually naman ang mga cleanser na ginagamit ko, hindi to the point na nag-dry out yung mukha ko. Pero, alam niyo yung natatanggal yung moisture ng mukha ko. And I don't like that. I hate that. Pag tinatamad ako mag-double cleanse, ito yun. Ito yung takbuhan ko talaga. Itong COSR X na gel cleanser. What I hate about this one is I don't like the smell. Para siyang amoy gasolina. Naalala ko nga sabi ng mama ko, bawa na ng cleanser na to. Kasi nga, para siyang amoy gasolina. Hindi naman sobrang tapang. Medyo lang. Kung sensitive lang yung ilong mo. Pero kung hindi naman, hindi naman masyadong mapapansin. Kasi may amoy pa rin siya na cleanser. Pero yun nga, mayroon siyang parang amoy gasolina. Pero sobrang light lang. Napansin lang namin kasi si mama sensitive ng ilong. Tapos medyo ako din. So ayun, actually ginagamit namin to ng mama ko. Nagustuhan niya rin to kasi nga, yung hindi nga daw nagda-dry out yung mukha niya or yung moisture nandun pa din. So, perfect talaga to kapag gusto mong nalilinis yung mukha mo, pero at the same time, nandun yung moisture. Feeling ko, kapag ginagamit ko to, parang feel na feel kong gumagamit ako ng Korean skincare. Alam niyo yung ganung feeling na parang sobrang-sobrang light, walang stinging feel, a bit pricier nga lang talaga, pero sobrang worth it niya guys, legit. Alright, so let's move on to the next cleanser or foaming cleanser na ginagamit ko. So, this one, alam ko na pa, nakita niyo na rin to sa parang Watson haul ko ata. So, this one is the Tomato Glass Skin from Fresh Skin Love. This one is the Gentle Foaming Facial Cleanser nila na yung tomato. So, ito, sobrang gusto ko guys. Kasi, hindi ko alam kung na-mention ko na, pero nasabi ko na ata sa inyo na yung toner nito, naging fan ako sobra. Kasi, naalala ko before, nung nagkaroon ako ng bumps sa mukha, hindi ko pa na-discover yung calming toner nung time na yon. So, ang ginamit ko, yung tomato toner ng Fresh Skin Love. Sobrang dami kong bumps sa mukha nun. As in, parang maliliit na tiglawat. Kasi ako guys, pag tinitiglawat ako, sobrang liit. As in, yung hindi mo nakikita. Ganun, maliit. Parang na siyang hindi pimples. Ganun, parang that lang siya. Tapos, ganun. Ganun ako magkatiglawat. Tapos lumalaki lang siya dahil kinukutkot ko siya hanggang sa parang nagiging peklat siya. Kaya parang malaki. Ganun ako magkatigawat guys. So parang usually talaga bumps lang na maliliit. Ganun. So ang dami kong bumps nun sa mukha. Parang na-irritate yung mukha ko nun. Tapos naganap ako ng toner na mild na maganda siya. And nakwento ko na ata. Kaya ako na padpad sa toner na yun. Kasi dati, gumagamit ako ng Nijit na kamatis. Tapos pinapahid ko sa mukha ko. Kasi yun yung sabi ng mama ko. Maganda daw ganyan. Nakaka-kings ng mukha. So kaya ako na padpad sa toner na yun. Kasi nga, tomato toner siya. So sabi ko, baka maganda. Try ko nga. Ginamit ko, tapos sobrang nawala niya yung bumps sa mukha ko. Nawala niya talaga, legit na nawala niya. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun ako. And ang napansin ko, sobrang moisturized ng mukha ko. Sobrang hydrated ng mukha ko the morning after. Nung nakita ko to, tong foaming cleanser nila. Mahilig ako sa foam cleansers actually guys. So, sabi ko, perfect yan. Kasi liquid siya guys, as you can see, liquid siya sa loob. Tapos kapag ginanto mo siya, ayan, foam. Foam yung lumalabas. So, yun yung nakakatuwa kasi foam na agad siya pag luwas, tapos diretso ka ng ganun. Kasi ito yung tipo ng cleanser na sobrang dito ko na feel talaga sa lahat ng cleanser na ginagamit ko guys. Dito ko talaga na feel na sobrang malinis yung mukha ko right after. Alam niyo yung basta malinis. Yung feel mo lang na sobrang linis. Kasi meron kasi feeling, diba, na kapag naghilamos ka, may feeling na, wait lang, parang hindi pa malinis yung mukha ko. May ganun eh. Parang kailangan mong ulit-ulitin. Ito yung tipo ng cleanser na once lang. Tapos pagkatapos kong magbanlaw ng tubig, yung alam ko, ramdam ko na sobrang linis ng mukha ko. Ito yung tipo ng cleanser na yun. And ang gusto ko dito guys, sobrang bango niya. As in, may scent siya, pero alam mo yung maamay mo yung tomato sa kanya. Sobrang mild lang niya. Alcohol-free din siya. Paraben-free, dye-free. Tapos, mineral-free, benzophenone-free. So, parang almost free siya sa lahat ng bagay. Yun yung nagustuhan ko dito. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, I'm a fan of hyaluronic. So, meron siyang hyaluronic, meron siyang arbutin, and meron din siyang hydrolyzed collagen. Ewan ko, sobrang gandang-ganda ako sa cleanser na to. Hindi ko alam, pero basta sobrang gustong-gusto ko tong cleanser na to. Kasi grabe talaga yung cleaning na nagagawa niya sa mukha ko. Yung talaga yung takbuhan ko, itong cleanser na to. Pag kailangan ko ng deep cleansing. So, let's move on to the last cleanser na ginagamit ko. I think, alam niyo na to. Kasi, sabi ko sa inyo, kahit gumagamit ako ng ibang cleanser, hindi ako nawawala ng cleanser na to. Kasi, I am a dry bitch. Legit guys, kahit sobrang dami kong ginagamit na cleanser, kahit nakailang palit-palit na ako ng cleanser, nakailang try na ako ng mga cleansers, hindi talaga ako nawawala na tong Cetaphil cleanser guys. Kasi, alam niyo yung pricey siya, pero pinapatunayan niya kung bakit siya pricey. Alam niyo yung ganun? Yung ganun feeling? Oh, sobrang gentle lang kasi nito sa mukha. And ang napansin ko kasi sa mukha ko, pag ginagamit ko to, sobrang hiyang ako sa cleanser na to. Legit guys, like super super hiyang ako sa cleanser na to. I mean, hindi ako tinitigyawat pag gumagamit ako. May mga times kasi talaga na nakakalimutan ko siyang gamitin. Ganun, kunyari, tinatamad ako, ganun. Doon ako nagkakabumps. Pero every time na gumagamit ako nito, promise, like promise, hindi ako titigyawatin talaga. Basta kailangan
twice a day akong magganito, or kunyari kahit anong cleanser gamitin ko, basta kailangan gagamit ako nito. Hindi talaga ako titigyawatin. Pero ang napapansin ko, kapag gumagamit ako nitong Cetaphil, hindi pwede na ito lang ang gagamitin ko. As in, legit hindi pwede. Kasi ako yung tipo ng tao na at the end of the day, kahit hindi ako naglagay ng kahit na ano sa mukha ko, sabi ko naman sa inyo, hindi ako ma-makeup na tao. Ewan ko, mas okay sa akin kapag hindi ako masyadong naglalagay ng kung ano-ano sa mukha. So, hindi talaga ako naglalagay ng kung ano-ano sa mukha, guys. So, kahit hindi ako naglalagay ng kung ano-ano sa mukha, at the end of the day, feeling ko sobrang dumilagi ng mukha ko, or feeling ko I need to wash my face before I sleep kasi kinabukasan magkakaroon ako ng tigyawat or pimples kapag hindi ako naghilamos. As in, totoo yan guys, tested ko na yon. Pag straight 3 days ako hindi naghilamos every bago matulog, straight 3 days ah, titigyawatin ako pagdating ng pang-apat na araw. Ganun ako, legit yon. Natry ko na yon, ilang beses ko na tinry sa sarili ko, and totoo talaga yon. Ito yung tipo ng cleanser na pag ginamit ko siya na ito lang, hindi siya umi-effect sa akin. So, kailangan gamitan ko siya ng ibang cleanser. Kunyari, ito muna yung gagamitin ko. As after nito, tsaka ako gagamit nito. Kumbaga, kailangan malinis ko muna yung mukha ko sa ibang cleanser. Tapos, parang ibabalik ko lang yung moisture sa mukha ko gamit to. Sobrang perfect niya, guys. Hindi ko to kayang bitawan. Like, ito talaga yung tipo ng cleanser na hindi ko siya kayang bitawan. Kumbaga, kahit siguro sobrang dami ko ng cleanser na ma-discover or ma-try, feeling ko hindi ko talaga kayang bitawan tong Cetaphil. Legit yun. As in, super love ko to. As in, hindi ko alam kung bakit, pero grabe. Grabe yung moisture na nagagawa niya sa mukha ko. As in, since sobrang dry ko talaga ng tao, guys. As in, alam niyo naman yun, nabanggit ko na yun sa inyo. Like, sobrang dry kong tao. As in, dry yung lips ko, dry yung mukha ko, dry yung balat ko, dry ako. As in, lahat na lang dry sa akin. So, hindi pwede sa akin yung pag naghilamos ako, madadry out yung mukha ko. Kasi tuwing naghilamos talaga ako, nadadry out talaga yung mukha ko. So, kailangan ko talaga ng moisturization right after. So, ito yung perfect talaga. Alam nyo kasi dati, nung hindi pa ako gumagamit ito, nagkaka-breakout talaga ako. Like, kahit anong gamitin ko, nagkaka-breakout ako. Pero nung nag-start akong gumamit nito, sobrang mild lang niya sa mukha. Pero kailangan nga kasi talaga, sobrang linis na muna ng mukha ko bago ako gagamit nito. Pero ano, napansin ko talaga dito, sobrang mild niya sa mukha ko, tapos sobrang namo-moisturize siya talaga yung mukha ko. Nababalik niya yung hydration, yung buhay, alam mo yun? Tapos walang dryness na na-feel. Alam niyo yung after ko nga maghilamos, kahit hindi na ako mag-toner, hindi na ako mag-moisturizer, grabe yung hydration na nabibigay niya sa balat ko. Grabe yung moisture na nabibigay niya sa balat ko. Yun yung nagugustuhan ko dito. And ang maganda pa dito, good for all skin types siya. Kasi sobrang mild nga lang niya. And ewan ko, basta hindi ako naniniwalang nakaka-breakout to. Basta kung feeling mo, hindi mo siya bet kasi parang hindi siya masyado nakakalinis, try mong gumamit ng ibang cleanser. Tapos ito yung panghuli mong gamitin. As in, dun siya nag-go. I mean, dun ako naging hiyang nung time na, nung parang na-realize ko kung paano siya gamitin sa klase ng skin ko. Kasi yun nga, feeling ko nga, pag ito lang ginagamit ko, hindi talaga nalilinis mukha ko. Kaya gumagamit ako ng ibang cleanser, tapos saka ko siya ginagamit. Nung nalaman ko kung paano siya gamitin sa klase ng balat na meron ako, naging okay yung balat ko. Parang naging better yung balat ko, guys. So, ewan ko, try nyo. Kung feeling nyo hindi nalilinis yung mukha nyo pag ginagamit nyo to, try nyo gumamit muna ng ibang cleanser, tapos ito yung ipang huli nyo. Ewan ko, para sa akin, sobrang perfect niya pag ganun ginagawa. Pag ganun ginagawa ko, sobrang perfect niya, guys. Ewan ko, hindi ko talaga kayang bitawan to. And what I like about this one is, sobrang gentle ng amoy niya. As in, parang amoy body wash or body soap ng baby, ganun. Ewan ko, sobrang love ko tong Cetaphil, guys. So, ayun lang naman yung masasabi ko sa mga cleanser na to, guys. And I think that's it for today's video. I hope you enjoyed this video. See you on my next one, guys. Bye!